our match between BG Gaming and Alliance. Game number 2 na po ito. Kami pa rin ang inyong magiging shoutcaster for this series, Sir Mike, together with Ate Mo KJ. So tignan natin kung Alliance dito, makakabawi ba sila o maasihan ba nila dito yung BG, o BG dito masasarado na nila yung series natin ng 2-0. Alliance, they really need to win at least one game kasi nasa kulelat na pwesto sila ngayon sa ating group stage. And speaking of group stage, isa lang po yung malalaglag sa group stage natin. Ayok, syempre kung ako yung nandito sa, kung ako yung isa sa mga team sa group stage, ayoko mangulelat. E yung Alliance dito, delikado. 0-5 na po sila, road to 0-6. Ang sakit nun, is this the pathetic cheaters of Singapore Major? But parang ang yabang nung Sir Mike? Ayos ah. Nabati pa ako. Ikaw nagyayabang dito. Hello? Yung syuk-syuk mahina. Ayun yung sinasabi mo lagi. Pero ikaw, let's go back into our game para wala nang bawi yung salam ko rin. Kinumpare mo yung pathetic cheaters first sa Alliance. First 2 picks dito ng Phoenix game, ay ng BG Gaming. Phoenix and Panglier, habang Alliance naman dito, Nyx Assassin plus The Dark Seer. Uy, new approach ah. Bibigay na, ngayon ko lang ma, ay hindi pala ngayon, nakita ko nang gumamit ng Dark Seer dito sa si S4, pero kailangan dito ng BG Gaming ng kukontra kay Dark Seer. And Alliance naman dito, kailangan nila kumuha ng hero na babasag sa itlog. So BG Gaming, pwede sila mag-ban dito ng Ursa, mga hero na bumabasag ng egg ni Phoenix, at the same time counter dito o kayang gangster dito yung isang Panglier. Yes, that's right. So BG Gaming dito to their fifth ban. So ano nga ba yung ayaw nilang katapat, especially again, yeah. This is gonna be Phoenix and Panglier ata yung magiging offlane, so they banned out Ursa. Ursa is a hero na typically isa sa mga counter kay Phoenix and Panglier. Pero kasi Panglier, depende siya kung suswertan ka talaga sa kanyang third skill. Kapag suswertan ka sa third skill, probably kayang-kaya niya naman tapatan yung isang Ursa. So, tignan natin. Naman, pero BG Gaming dito, binan naman nila dito yung Ursa. As I was saying, binan nila Ursa dito. Pero ito, tignan natin kung ano yung magiging last ban. I mean, fifth ban dito ng Alliance. Siguro ban nila dito yung mga makakakombo rito sa Phoenix eh. Siguro kung ititake na nila yung Panglier as stress, hindi na nila kailangan iban yung Mars eh. Pero pwede pa kunin ng Alliance yung, ay ng BG Gaming dito yung Mars. Kung ika-4 nila tong Panglier tapos 5 Phoenix. And all the 11, nakita naman natin kanina na isa sa mga hero niya si Mars. Maganda rin naman yung mga initiation niya with that hero. Ang problema lang talaga kanina, naging superstar siya. Lagi siya pinuputrip nung laban nila sa Team Liquid. Yep, that's right. So, ayun nga mga kaibigan, tingnan natin dito. Alliance, what's gonna be their fifth ban? So, ano nga ba yung mga heroes na ayaw nilang katapat or maging kakombo ng heroes ng BG Gaming? BG Gaming dito, pwede din sila kumuha ng pack ni Ori. Maganda rin yun. Kasi once na makoil talaga, wala ka talagang takbo sana sa coil. I mean, sa egg. Radiant's turn to pick. Disruptor! No. Pero ito, Alliance, kumuha sila ng third pick. Disruptor, goods din yan para once na maunahan nila dito si Panglier, hindi na siya makakapanggulo with that Rolling Thunder na syempre, alam naman natin yung pang crowd control. Pero BG Gaming, ano ang magiging sagot nila dito sa third pick ng Alliance? So, ganda ng pick nila dito. May Nyx Assassin pa pala. Matic countered na rito yung ano. Yung Phoenix, pag nag-Sunday, pwede siya mag third lang and masasalot niya na dito yung BG Gaming. Dami nagagawa kasi ng isang Nyx Assassin eh. Andiyan yung initiation with that Vendetta, actually burst down din yun. Stuns, yung pananalot niya ng kanyang Spike Carapace.
Tapos pwedeng manggulo pa siya sa jungle kasi matik talaga siya. Lalagay siya ni Darkseer dito ng kain siya eh. Pero Vichy Gaming dito, what a nice third pick para sa side ng Vichy Gaming. Rubik, ang dami niya mananakaw dito. Pwede niya manakaw dito yung yun, yung ano rin, Spike Carapace din dito ni Nyx or yung first skill niya which is the Impale. Darkseer naman dito, I mean Rubik naman, pwede niya nakawin dito yung wall or vacuum ni Darkseer. Tapos Disruptor dito, pwede rin manakaw yung kanyang glimpse, yung kanyang ulti. So isda, o ang daming pwede nakawin dito ng Rubik sa game na to. Pero Alliance ito, ang magiging carry nila will be Stark. So goods lang to. Stark, Rubik versus, I mean Stark, Rubik tuloy, Disruptor, Stark versus Rubik tsaka Pangolier. Mataas yung chance na magkaroon ng patayan dun sa baba sa lane nila Stark. So tignan natin kung ano yung magiging galaw dito ng Vichy Gaming at Alliance. Pero Vichy Gaming magpipick sila ng Bloodseeker. So goods, okay lang, nakinuha nila yung Bloodseeker na carry. Eh pag naglow naman si Stark dito, ma-prevent niya na mag-heal or mag-initiate ulit si Stark. Kasi meron tayo si Stark, kasi alam niyo naman na pag nakaligtas yan sa initiation na ginawa ng kalaban, matik magtatago lang saglit yan, tapos talabas yan ulit eh. Pero with the Bloodseeker pick dito ng Vichy Gaming, hindi na magagawa ni Stark yun. So once na mag-low health talaga siya, out talaga siya. Hindi siya pwede mag-re-initiate once na mag-lowell siya kasi may ispatan siya dito with the thirsty Bloodseeker. Pero Alliance ito, nag-ban sila ng SF while Vichy Gaming, they ban out si Void Spirit. Magandang pick dito yung pack para sa side ng Alliance, I mean side ng Vichy Gaming. So tignan lang natin kung ano yung magiging anong react nila dito. Vichy Gaming, ano ba magandang ban nila na mid dito para sa side ng Alliance? Ban na yung Void Spirit, which is good. Alliance, pwede rin sila mag-ano eh. Pwede rin sila mag-pack. Kaso, last pick para sila. Mukhang magre-react na lang talaga sila dito sa gagawin ng Vichy Gaming. Pero, mas maganda sa Vichy Gaming, mag-ban na lang sila ng hero na makakapag-disrupt nung kanilang teamplay. Siguro, Death Prophet? Hindi, madali lang kontrolin yung Death Prophet, kaya-kaya nila yun. Yes, that's right. And Bloodseeker is the natural counter ng isang Darkseer or maybe Slark. So, Bloodseeker. Bakit what? Hindi, nag-what lang ako kasi pwedeng gamitin ng Vichy Gaming yung pack eh. Nagulat ako. Okay, akala ko napawat ka sa sinabi ko. Hindi. Okay, so ayun na nga, pack will be banned out by Vichy Gaming. So, maybe they don't want to, you know, pick Puck up against Nyx Assassin. Kasi nga, Nyx Assassin is a pretty annoying hero kapag int hero ka. So, with this one, obviously, ayaw nilang gumamit ng int hero up against Nyx Assassin. Kunka is a really nice pick. Not only meron kang tanky na frontliner, malaking tulong din sa team fight with that ghost ship. Pero, Arise dito, ano kaya magiging last pick nila? Pwede sila mag-score eh. Askar. O kaya Viper. Pero nag-feature siya dito, which is good lang din naman. Counter the gun dito yung isang Kunkka, dahil sisipsipan niya lang at pwede niya gangster dito sa mid yung isang Kunkka. So Kunkka dito, kailangan niya talaga ng tulong sa kanyang support para maipanalo niya talaga itong mid natin. Pero ito na yung ating game number 2 ng Alliance versus Vichy Gaming, mga saragen. This is the One Esports Singapore Major na meron pong prize pool na $500,000 plus 2,700 DPC points. At nasa group stage po tayo ngayon, lahat ay best of 2. Ang 8 team dito or yung pinaka last na team eh, sila po yung malalaglag. Then the rest makakapasok po sa upper and lower bracket. So tignan natin, what do you think about the draft? 10 seconds. What do I think about the draft? Ako, good ako dito sana sa saan ka dito? Side ng Vichy Gaming. Pero I think I'll go for Alliance. Ang lakas ng hero nila sa laning piece eh. With that Stark and Darkseer. Tapos pagdating sa teamfight, madami silang magagawa rito. Plus the crowd control dito ni Darkseer with that vacuum into the wall. Plus dito si Nyx Assassin. Pwede niya may storbo rito yung mga pwede ba ito na skill ng Vichy Gaming with that Spike Carapace. Well, andito naman si Rubik to
para manakaw niya yung mga skill dito ng Alliance, pero hindi mo naman kasi lahat mananakaw yan unless may Aghanim's ka eh. Diba? So, Rubik dito, kailangan niya talaga mamili nung nanakawin niya ng magandang spell sa side ng Alliance. Sa tingin mo ba, kanino yung pinaka-priority dito na, na spell na pwedeng nakawin ng isang Rubik? Tingin ko yung Wall. Wall ako kaya Vacuum. Kasi kulang din sila ng lockdown. Kahit paano. And damage naman nila goods lang, pero mas mabuboset ka rin kasi dito yung Alliance kung magagamit ng Bitchy Gaming yung wall against sa kanila eh. I see. So, pero ikaw, tingin mo, ano yung mas priority nila dito? Okay lang din naman yung ano, pero mas gusto ko yung wall eh. Ako naman dito, if I'm the Rubik, I would say it's gonna be Disruptor's Ultimate or di kaya it's gonna be Nyx Assassin. All of the skills kasi ni Nyx Assassin dito sobrang gamit na gamit sa team fight. Kasi as you can see, you disables na pwedeng pin. Nilaloko lang kita. Pero yeah, I would go for the Disruptor's Ultimate and then maybe Nyx Assassin's skills. Kasi alam na natin kung gaano ka-annoying yung Nyx Assassin in terms of team fight and gamit na gamit yan sa Clash. But before we start, guys, pakilala mo muna natin yung ating teams. Sa side ng BG, they got Poyoyo using Bloodseeker, Old Eleven sa kanyang Pangolier, Ori naman sa kanyang Kunkka, BY sa kanyang Phoenix, and PYW sa kanyang Rubik. Habang sa side naman ng Alliance. For the side of Alliance, S4 with the Darkseer, Limp naman with the Razor, Nico Baby Slork, Handscan, Nyx Assassin, and FNG with the Disruptor. Ayan guys, huwag nyo kalimutan, share yung livestream natin. And siyempre, mag-comment na rin kayo, hashtag notify. Yo. Para, again mga sara, may mga ibang livestream din po tayo. So, kung may hinahanap kayong matches dyan, hanapin nyo lang po sa Koenig na videos and makikita nyo kung nasan sila doon. Payaman mga tumaya sa TP ngayon, unexpected. Oo, sobrang underdog nga nung Team Payaman. Eh, Team Payaman daw yun, Thunder Predator. Nagulat din ako, 6-0 sila, nasa top 1 na ngayon. Nasa top natin na standings, top 1. Thunder Predator with the 6-0, pero mukhang nag-update na yata ito eh. Let's see. Ay no, top 1 pa rin sila, 6-0 pa nga rin talaga. Pero Bounties, tuto lang naman yan ang mga kakakuhaan dyan. Pero grabe yung performance ni Old Eleven with the Pangolier last game. Grabe, even Nico Baby can't move, diba? So, tingnan natin, it's gonna be Razor and Kunkka. Who do you think will win? Against Kunkka and Razor? Yep. Ako, I'll go for Razor. Kasi kung sabihin mo, laning piece talaga, lalamang yung Razor kasi pwede niyan, sipsipan lang ng second skill, ng damage yung si Kunkka eh. Tapos, si Kunkka siguro makakapag-react na lang siya with that X mark plus torrent na combo. Siguro kung may plus 1 siya, pero pag silang dalawa lang talaga, I'll go for Razor. Kasi matik alam naman natin, si Razor, once na melee yung katabad niya eh, sobrang lakas niya eh. Tapos kung ka pa rito, wala siyang mobility. Wala siyang, anyways, to cut that starting link out. Okay. So, tingnan natin. As you said, Razor ka dito. And looking at the last hits and the nice for the couple of waves, lumalaman talaga yung Razor dito sa middle lane. Pero tingnan natin, S4 and Handscan. Minsan lang ako makikita ng position 4 na Nyx Assassin. Kasi most of the time, Nyx Assassin 5 talaga. Mm. Pero with this one, maganda kasi Iron Shell plus the Carapace. Dikitan mo lang talaga katulad neto. Here comes Vacuum. Pero ito? Onto the spawn and a first blood makukuha ni S4. Oh, and speaking of first blood, mga sir, alam nyo na. Phoenix, kung sa mga nagarap na rin mga betting site, visit Phoenix, but use our code upon XX. Matic, ang aming motto, kada first blood. Pero ito, tignan natin, Limp dito, doing good sa kanyang laning phase. And nauna niya agad mag-level 3, mag-level 3 dito si Kunkka. And looking at our last hit, lumalamang siya dito. 12-6, habang yung Kunkka naman 6-0. Dami din na ni Razor. Magaling yung moves ng Thunder Predator, solid yung Earth Spirit niya. Okay.
isa yun sa mga dapat kong abangan kasi Earth Spirit user din ako. Pero siyempre idol ko rin mag Earth Spirit yung co-caster ko. Isang bagsak naman dyan, no? Ha? Isang bagsak. Hala man. Sige. Magbigyan. Hala man ang putik. Ang pangat talaga ka, no? Pero yun nga guys, ang galing mang bola ni idol. Pero tingnan natin dito ang nangyayari. Maganda yung buhay ng isang Bloodseeker on the bottom lane. What's good about this? Okay, Nico baby, delikado on top lane. Pero, yan, okay lang naman pala. Pero, eto kasi si Bloodseeker, ang maganda sa kanya, bumabalik lang yung HP niya eh. Kahit na sabihin natin, masakit yung Iron Shell 1, si Last Hit Creeps, balik lang na balit yung kanya buhay. So, kaya niya i-tank out yung damage from the Iron Shell. Ang mahirap kasi hindi naman burst damage yung damage ng alliance sa bottom lane eh. DPS. So meaning to say, magkakaroon ng time si Puyoyo na i-regen back yung damage na na-deal ng Iron Shell dito. Tsaka meron naman, andyan naman yung Phoenix na kasama niya para bigyan siya ng sustain maya-maya. Pero wait, po handskin dito. Grabe, binubusit niya lang talaga siya. No, Puyo, dinidikitan niya lang oh. Oh. Naano ka pa? Nakarapis pa. Pero wala talaga. Nako, tingnan natin po Yoyo is in trouble. Mamamatay ba? Yes, ang ganda naman nun. S4 and Hansken dominating the bottom lane. Yun yung gusto natin makita for Alliance because they badly need to win. Kahit one game lang. Wag kayo mag-road to 0-6. Sabi nga nila dito. Pero si Alliance dito, or rather Hansken securing that double damage. Okay lang na hindi nila binigay dito yung kay Razor kasi magagawa niya lang naman, maharas niya lang din naman yan si Kungka sa mid, pero I think mahihirapan siya patayin dito yung isang Kungka dahil looking at our Kungka meron na siya diyang boots of speed, so mabilis din kanya moving speed, pero nagsasasin dito. Uy, tama nga nalang ni-refill niya rin pala yung bote. Goods yun. Oh, Darkseer nagbote. First time mo makita to ah. Madalas kasi nagsusoling siya plus Arcane Goods eh. So nagbote siya this game, which is okay lang naman kasi si Razor di naman siya bibili ng bote. Focus siya dyan sa stats plus going threads na siya dito. FNG? Pero sa top, uy, nolip mo mamamatay pa ata. PYW with a 1, a 2 more, right clicks, 1 more. And FNG is dead. That was a really good solo kill by PYW. So he maximized his boots dito para maabot niya. Eto si Disruptor. Di na nga kinailangan dun yung instant tranquil boots para dito sa Rubik. 5 minutes sa target, pero mid natin. Si Ori mabibigyan yata siya dito. Pero tingnan natin. May backup. 3 heroes here on the middle lane. Kinsla. Pero Leaf, uy, Hansken with a really good stun on PYW. He's dead. Leaf gets the kill. So... one... ay, wala. Wala palang exchange. Wala palang exchange na nangyari yun. Pero goods yun dito para sa side ng Alliance dahil nakakuha ng kill dito yung mid laner nila. Pero wait, speaking of mid, uy, nabit dito ni Ori yung ano, yung spike carapace ni Hansken. Well, tignan natin. Maganda yung naging performance dito ng Alliance. As of now, ang tanong, consistent ba sila dyan? O baka mamaya ay mabaliktad sila dito ng PG Gaming knowing na maganda yung side lanes. O yung nagiging performance ng silence dito ng DG. Bloodseeker, yung Pangolier dito. Ang ganda ng cut nilang farm. 32-32. Wow. Hindi ako believer ng Bloodseeker carry eh. Pero tignan natin dito kung magiging... kung magwawala ba dito isang Bloodseeker. Pero S4, nangungulit nandito. The Backdoor Gaming. In my opinion, Bloodseeker, yes, he's not the scary carry. Pero tingnan natin, S4, he cannot run with the Bloodseeker's Rupture. Hands can naman dito, tries to TP out, and DY is safe. And yun na nga, he's not a scary carry, but kapag kailangan kasi yung isang Bloodseeker, saktong-sakto kasi yung Bloodseeker sa pick nila up against the heroes ng Team Alliance. Once kasi na nakapag-rupture ka, or maybe, ayan, on the Darkseer or anybody na kailangan ni Rapture or di kaya si Slark, hindi ka talaga makakagalaw. Lalo na pabor din yung ano, thirstness skill dito ni Bloodseeker against kay Slark. Kasi dati nga mga bandang 2019, basta may Slark na kalaban, matikot, may mag-auto pick ng Bloodseeker eh.
Kasi alam naman natin yung galak kawan niya ulit ng isang Stark. Once na makaligtas siya sa versatile ng kalaban niya eh, magtago lang saglit yan tapos magre-reinitiate siya. Magpaparegen lang siya dyan with the Shadow Dance. Pero in this game, hindi niya magagawa yun. So, kailangan niya talagang i-balance out yung remaining HP niya kung maaamoy na ba ako ng isang Bloodseeker or hindi para to be able to get out at mag-regen yung kanyang HP. So, ganun lang naman. And we'll see 2-3 yung score. Dikit na dikit pa lang. As you can see, in terms of last season, deny is gonna be Razor ang lalamang. Pero net worth, ganun din. It's gonna be Razor. So, sabi nga ni Mike kanina, Razor is a really good hero in terms of laning phase up against a melee hero like Kunkka. Oh. At saka sobrang daming stacks ng Alliance. Nakita naman natin kanina na clear out nila yun, pero tignan mo, yung last hit dito ng Kunkka tsaka Razor, sobrang laki ng gap. 20. 60 plus ano, 60 tapos ano, 38 na last hit. Diyos ko. Pero Stark dito, maganda rin naman yung naging lane yung face ng isang Stark. Hindi naman siya masyadong napahirapan dito ni Pangolier. Ang problema lang kasi si Pangolier din nakakapag-farm. And tignan naman natin yung kanyang item dito. Ooh! He's going for the same build. Magmama-elstorm ulit siya dito. Tapos PW dito. Just getting that XP plus the creeps dito sa ating top lane. Kailangan na gumalaw dito ng Alliance pag nag 10 minutes. Sulitin nila yung ano, pagkapanalo ni Razor dito sa mid. Pwede nila i-push yung baba eh. Level 6 naman na din dito si Darkseer, tapos he's going for the early mechanism. Pero si ano, si Slark sobrang hirap niya. Sobrang napahirapan siya ng Pangolier and Rubick on top lane. Hindi man lang siya makalapit. I believe kala ko yung entries to rain drop kung anong item. Nagtaka ako bigla. Pero tignan natin dito. Shoutout nga pala sa idol, idol ng lahat. The top PH center. Top global pala. Nyakstar. Pero ayun, tignan mo. Napamax out dito ng first kill si Slark para mabilis siya makakapag-clear ng camp. Neutral camp sa jungle nila. Degree smoke play for Alliance at papasukin ata nila si DY, pero unfortunately meron na siyang ultimate, so maybe he could create some space. Oh, DY makakapag wave out Sunray onto the trees. So I think this is Alliance of first tower ba? Yep, ganun na nga yung mangyayari. Pero commented yung ginawa ni ano doon, ni DY, maganda na bago siya tamaan nung ano dito, plasma pit ni Razor, nakapag-out agad siya dyan with the dive. Laka maganda rin, hindi niya tinamaan si Nexus Assassin. Kasi kung tinamaan siya ng Spike Carabis doon ni Nexus Assassin, may kakalagyan siya doon sa baba. Pero tier 1 bottom tower dito ng BG Gaming, makukuha na ng Alliance. Pero nagmi-mirror move lang sila, and Alliance ito, hindi na nila didepensahan siguro yung kanilang top tower dahil wala rin naman TB yung kanilang carry. Mm-hmm. At saka trade lang naman yung mangyayari dito. And as you can see, Old Eleven again back with his item. Same lang on game number 1. Pero Torrent hindi magkoconnect. Ori napablick, pero pwede siyang mag-go ship if he wants. Pero Rolling Thunder connecting on FNG. And he is a dead disruptor. At nalo na ba yung Alliance? Wala pa po. Pero goods lang yun, napaforce naman nila dito mag-commit ng dalawang ult yung Alliance. Pero wait, di pa sila tapos. Si Draxler ang inahabol nila dito. Punta nang mahahabol pa, pero with that search, makaka-out into safety lang dito ang Kuya Mo Esper. Pero looking at our network, nauna ngayon dito yung isang Bloodseeker followed by Razor and the Slarks. Pero ito, mukhang magkakaroon nga tayo ng teamfight sa, ano, sa mid ha. Pwede umabol yung Slark dito. Meron na siyang item kahit paano, you got Oblivion stop and going for the Echo Sabre. Oh, wow, the level na pabalik. Pero Hansken with the Impale mag-connect. There's no casual yet, pero here comes the Torrent. Oh, the lift on Hansken, mamamatay nga ba siya dito? Tumatakbo, he's gonna go retreat. And hindi naman sapat yung damage. Muntik na siya dito, niluto yung Ipis par. Muntik na masunog yung Ipis na sa may mid. Pero after nun, eh mukhang magta-take na ng tier 1 middle tower tong BG, or rather ito try nila kunin. Pero wait, bang barko? Oh,
Hey, ayun ang barko tinamaan dito si S4 Supernova. Kinumit na and hands can will fall. S4 is falling low. Oh no, S4 will fall then with that Rubik. Oh, Nico baby, kaya niya malabanan dito yung 5 heroes ng Team VG Gaming. Glint stack on Bloodseeker. Bloodseeker will fall. PYW as well and double kill para kay Slark. Hindi pa yata siya tapos. He wants to go for more pero wala na siyang mana. Triple kill, napakasarap para dito sa isang Slark. Nabawi niya yung pagka talo niya kahit paano dun sa may lane. Actually hindi siya talo dun eh, medyo nahirapan lang naman dun sa lane, pero yan, nakakuha na siya dito ng Echo Saber plus 1000 gold sa kanyang bulsa. And Slark dito ang ganda, nakakuha pa siya ng tatlong permanent agility dun, and they were able to defend their mid tower against dito sa BG. Ayun nga guys, ayan, sorry for the echo. Ayan, pasensya na. Pero, yun nga, 6-6 yung score natin on the board. Oh, 13 minutes ang target, mga star. 6-6 ngayon ating score natin dito, pero malalabas na yung rune dito. So, I think, Alliance, pag sila nakakuha ng rune, pwede sila umanap dito ng kill. Pero, advance sila mag-isip. Inunanan nila ako. Smoke Vendetta, ginamit na nila dito. Mukhang makakahanap sila si Bloodseeker yata. Yung may ispotan dito. Bloodseeker na kumukuha ng Newts. And Puyoyo, there's nothing you can do. Pero Puyoyo is still alive. One more lightning. Pero here comes the Goons back. This Raptor's ultimate is not enough to bring it up. And neutral creeps will. Pero all the 11 with the Trolling Thunder. Nico Baby will force out to use his ultimate. Meanwhile, Manori getting static link. Kinukuha ni Limpio kanya lakas, mga kaibigan. Pero Supernova onto the high ground. Nako. Delikado dito yung Team Alliance. Will they destroy the Phoenix Egg? Yes, right on time. All the 11 dito mapapatay ng Razor 343. Yung naging train PYW. Na kung natatakan ka, Limp dito. Meron siya first kill. Pero ayaw niya lang mag-abol. Sayang naman yung ginawa rito. Actually, kaya nila burst na agad dito yung isang beast. I mean, destroy. Bloodseeker. Kaso ang problema na kapag react kasi siya. Tapos, dahil sa nangyari niya, yung Disruptor dito, napilitin siya i-glimpse back yung Bloodseeker, plus gamitan ng ultimate. Kaso, yung neutral creep ang nakakuha nun. Pero good yung ginawa rin ni Razor dun, ha. Ginamit niya yung plasma field dahil nawalan sila ng vision dun sa may top. Para mabasag dito yung itlog, ginamit niya yung plasma field, providing that vision na mabasag dito yung egg na kinimit dito ni Phoenix. Ang masama lang dun din sa side ng Alliance, namatay agad yung carry nila. Nasagasaan ng barko yung isda. Pero yung Rubik, ah, grabe yung Rubik dito. Nakakapanalo siya kanina. Pinapalo niya na pinapalo yung Darkseer sa likod. Super close yung game natin. Kung mapapansin mo dito, what a really great timing by Alliance going in. We're in the right time na. Wait lang ha. Teka lang ha. Si Kunta dito, pero there's the sustain. Oo. On a DY on to Ori, pero Limp dito with a blade mail. Kaso old 11, a drunk driver dito mga kaibigan. Wala siyang nabubunggo, pero Hanscan on the other side of the map. Kitang kita ka sa CCTV with a thirst of a Bloodseeker, pero go ship, walang tatamaan. Glimpse back will be there. S4 with the Iron Shell and Nico Baby's pounce. Sapat nga ba yung damage sila para patayin si Puyoyo? And yes sir, Nico Baby will use his ultimate. Pero mag-aabol pa ba yung Michi Game? Sayang, ang ganda rin pagkakalagay ni Aero dun ni Darkseer, no, ni S4 ng Wall of Replica, kasi na-rapture nila si Nico Baby dito, and naiintindihan ko naman kung baka nag-change target dun yung isang Bloodseeker, kasi hindi niya naman kaya makipag-head to it sa isang Stark eh. Ang gagawin niya lang talaga, i-rapture niya lang ang tapos mag-search target siya. Kaso, too bad dito sa nangyaring teamfight, yung pagka-rapture niya dito kay Stark, yung wall kasi, yung mga ibang heroes kasi ng Alliance, nandun sa may wall banda ni Darkseer. Kailangan niya daanan yun para makapalo, and dahil nga sa nangyari na yun, na-slow siya, and ayun, doon na rin siya namatay sa ating game, sa ating teamfight na nangyari. Madami silang crowd control, kaso nagkukulang ng damage dito yung VG Gaming, and hindi rin nagkoconnect yung kanilang mga skill. Napapansin ko lang naman, and yung sinasabi mo kanina, si Drunk Driver. Mahirap din kasi wala pa siyang blink dagger, and para saan
isa talaga sa pinakamahirap kontrolin na ultimate is kay Panglier. Kasi kailangan mo may mauuntugan ka to be able to, you know, turn around freely. Kasi kapag wala kang mauntugan, ang hirap niyang kontrolin. Kasi kailangan mong umikot. Oo nga, KG, tama ka dun. Pero pag nagkadagar naman na siya dito, siguro hindi na siya magiging drunk driver. And maganda naman yung game performance niya no game number 1 with that Panglier eh. Baka kailangan niya lang talaga ng dagger as of now. Pero ito ah, unique sa assassin, hindi sobrang salad niya talaga. Isa ito sa mga salad na hero. Tsaka kailangan nito yung pinapatay agad ng ano eh, pinapatay agad ng BC Gaming para wala na may ano eh. Kasi yung alliance ito kahit wala silang ibibitaw na skill. Pero pag yung BG Gaming nagbitaw tapos tinamaan na spec Carapace, parang binigyan ng AoE stun eh. Yan yung salot. Uy, may the DC pala kaya pala tayo nakapost. Sound pero... daw, may problema daw sa sound dito yung alliance. So, wait muna tayo dyan. Technical problems lang dito ng mga pro team. Pero yun na. Gina daw tayo. Patuloy na sa team fight na nangyari. Pero yun na. Tingin mo ba makakaisa yung alliance? Possible eh. Maganda yung nangyari dito sa alliance. Mga ilang percent? 55 lang kasi kitang-kita naman sa game na medyo 50-50 yung laro eh. Pagandaan lang talaga at pagandaan lang talaga ng connect ng skill yung nangyari dito eh. Pero looking at kung ka defensive build siya dito, he's going for that halberd. Tignan natin kung ano mangyari dito. Okay, saglit lang mga sir, may kukunin lang daw sa ate mo KG na delivery. So tignan natin dito kung ano yung mangyari. Naku, makakapag play by play din. Finally, iniintay ko itong moment na to. Pero tignan natin. Siguro kailangan dito gawin ng BC Gaming talaga. Pag na-hold nila Stark, kailangan maganap talaga sila ng easy target eh. Yung kaya nila i-burst down agad. Kasi pag de-rapture nila yung Stark, i-change target sila, wala naman sila may bitaw na skill. Nabibitaw nila yung skill sa iba, pero to wait. Nagsasasin dito, magkoconnect yung stolen impale, pero claims back dito para sa isang Rubik. Gugulong ka pa all the 11, o hindi pa. Search para kay S4, and mukhang nagkakalak. Nakakamanggaan lang dito, hindi magkakabakbakan dito sa mid lane natin. Gusto nila, BG Gaming dito, gusto nila kunin yung tier 1 mid tower ng Alliance. Kasi ito na lang ang titer ng Tori sa side ng Alliance para ma-open up yung kanilang jungle area. Pero ito, speaking of tier 1 mid tower ng Alliance, mukhang makukuha na to ng BG Gaming. Diyan na nila didepensa niyo. Andun na sila sa kanilang tier 2 tower. And tier 1 middle tower dito ng Alliance, makukuha na ng BG. Smoke after ng pagkakuha ng objective. Oh, this is a good timing para mag-smoke. Hindi na-expecto ng BG ng Alliance. Pero wait, nakita na lang dito si Kung kanakulong na siya dito ng ulti disruptor. Grabe yung Dixasasin talaga dito sa alit. Pero si Limp with that BKB plus the Stunning Link, mamamatay yata si Ori dito. Wala tantamahan yung barko. Same safe log dito, pang-max out lang. Pero may nag-beams back si Old Eleven. Magagangbang dito ng Alliance. And tuloy mo na KG yung nangyayari dito. Pero di pa sapat, naghahabol pa dito yung Team Alliance. Nico baby found a PYW, pero PYW stolen pounds. Pero Nico baby with the movement speed is enough to bring down PYW as well. So napakaganda ng team fight though. Successful yung Phoenix Earth ka, so pumutok pa rin eh. Pumutok pero talo pa rin yata sila sa team fight na yun. But again, Alliance dito, tingnan natin Nico baby secures his SNY on this game. So tingnan natin, 50-50 talaga yung nangyari nga na dito, nangyari sa ating game number 2. At least yung Alliance dito nakakapalad na sila, unlike yung game number 1 na minasakarat sila dito ng BG. Pero wait, Nico baby rito, TP at into safety lang, pero tinamaan siya dun nun. Hindi pala late yung torrent, hindi rin tatawa. Di pa rin safety dito para kay kuya mo, Stark. Item check tayo dito. Poyo dito, meron na siyang BKB plus the Maelstrom. Old Eleven naman, Maelstrom plus going for the dagger. Si Ori naman dito, meron na siyang armlet going for that halberd. Pero wait a minute. Oo, Old Eleven dito, nag-gank.
ng Team Alliance. Thanks to Hans Den giving information para sa kanyang mga kasama. And Nico Baby naman, he's able to go out. Nice. Pero, yun na nga, mga Besi Wabs. Ito naman si Ori is trying to form out his halberd para kay Razor or di kaya para kay Slurp. Although 11 dito, meron na siyang dagger. As for naman, mechanism going, is he going for the Guardian Grips? Hindi, mag-aaga muna siya dito, mag-aaga rin Scepter. Limp naman, BKB Blade Mail, going for AC. Yeah, going for AC. Hindi ko baby lubad dito. Eko Saber plus that SNY, tapos going for Mantas, I mean BKB. Handskin naman, Yul Scepter, then FNG going for Aghanim Scepter. Magandang build para sa isang Disruptor, para pag may nakulong siya dito with that Thunder Static Storm, eh wala na talaga, hindi na talaga makakapag-rack, hindi na makakapag-BKB or makakapagbigay ng kahit anumang skill. Dire's bottom tower is under attack. So going for BKB, Nico Baby right here, and Darkseer, same as Darkseer kanina nung game number 1. He's going for Aghanim Scepter. Kasi yung Aghanim Scepter ng isang Darkseer, madaming bigay. It will give you 2 charges of Ion Shell. Nandun yung increase of duration by 20 seconds. And that plus 350 health. Yun yung mahalaga talaga dun. Pero S4, Trinay, combo dito ng Kunka. Pero Hansken will catch it as well with a Spike Carapace. Pero tingnan natin dito. Oh, nandito si Old 11. Oh, kaso he's stuck! Kaso na si meron siyang BKB and tingnan natin All 11 going in for that illusion of the Kulka, pero Ori will fall and tingnan natin Phoenix Egg para mamatay din si Kulka. Mga Best Wops, 3, 4, 2 yun nangyari, pero si Puyoyo dito naghahabot pa onto Disruptor. 4, 4, 2 yun naging trade All 11 dito with a swashbuckle on Nico Baby, needs to run away, wala na siyang ultimate dito, and 3 heroes of BG Gaming chasing him down. Nico Baby makakaligtas naman. Oh, that's not good para sa side ng Alliance. Pag ano, patuloy na nangyari sa Alliance yung nangyari sa last team fight natin, baka mabaliktad o makakuha na ng momentum dito yung VG. Wala eh. Ang ganda kasi ng pagkaka-timing ng Phoenix Egg dun eh. Ang dami niya nagawa sa team fight niya. Nasustain niya rito yung Kunka, kaya hindi agad namatay. Namatay kasi dun si Hansken agad, kaya hindi, walang nag-stop dito ng Sunday ni Phoenix plus the Egg. Kaya nakapagbigay ng enough space dito si Phoenix na makaplate yung carry niya dun kay Rayson na nakabigay B. Pero ito, sa mid natin, after nun, eh wala. Mukhang kinurit lang dito ni Hansken si Old 11. Ganda, tsaka wala ka din kasi vision dun yung Alliance nung nangyari yung teamfight na yun eh. Kaya lamang dun yung ano, yung BG. Kahit, may tier 1 tower pa sila, kaya ang bilis maghabol ng mga kakampi niya. Tsaka maganda din yung initial na Rolling Thunder ni Old 11. It's just so happen na na-stuck siya dun sa middle ng dalawang bato. Pero still, good thing pa rin, nanalo pa rin yung Vici Gaming with that team fight. Nauna kasi namatay din yung Razor. So that happens. Pero sobrang dikit lang na laban, guys. 15-15 yung score natin on the board. Leading sa network yung Bloodseeker. Bloodseeker does have the BKB already and almost there pa sa kanyang Butterfly. Pero we'll see. They do have the smoke play heading towards the location of Disruptor. And I think this is gonna be the dead Disruptor. He gets X Mark so plus the Torrent. There's the combo and Puyoyo. We'll finish him off. Yata, smooth pick up dito para sa side ng BG Gaming. After nyan, pwede silang ano eh. Pwede sila dito kumuha ng Roshan. May BKB naman na dito yung mga cores nila. Pero speaking of BKB, Stark, meron na siyang BKB dito and going for that Basher. Pero ito, mabilis lang siguro to. May damage naman dito yung BG eh. Ang problema nila ngayon, wala silang vision sa high ground area ng Alliance banda. Pero lalaban na yung Alliance despite not having the Disruptor and Plasma Field. Uy, tignan natin dito. Here comes the impale. Nico Baby with a BKB. Ghost Ship connecting on Razor. Razor naman dito ng pop na BKB, but he's getting raptured kaya hindi siya makagalaw. Old 11 naman dito, tumatakbo trying to kill Nico Baby. He pops the ultimate. Here comes the vacuum and impale on to 3, but there's the Phoenix Egg. Mapapatay ka nila, pero 3 men down for BG Gaming. DIY with the dive out, but there's gonna be the Disruptor's glimpse back.
Pero na-force nila yung buyback dito ng isang Rubik. Pero ang ganda nang nangyari din sa side ng Alliance. Ang ganda ng pagkakalagay dito ng Wall of Replica ni Darkseer Plus. Ang ganda ng decision making nila doon na huwag napansinin yung egg. Kasi namatay na rito yung carry ng BJ. So meaning, wala na rito ang mag-provide ng damage once na mag-pack dito yung egg. Plus, yung kung kasi that time, although medyo kumuna siya with that ship. Ang problema, wala na din siyang enough life para makapagbitaw man lang ng kahit anong damage, makanormal man lang dun sa mga heroes ng Alliance. So, that cost them a almost a team wipe. Plus, may nagkaroon pa ng Aegis advantage dito yung Alliance. Pero after nun, makakaroon sila ng kill. Yep, it's gonna be Ornn. Nice patan dito ni Nico Baby. Here comes Vacuum. Ornn dito wala nang kamana-mana. Pero all 11 with the Rolling Thunder connecting onto a lot of heroes of Alliance and Limp will be forced out to pop si Nico Baby. Oh, pero that's good. That's good yun dito. Sa side ng... Sa side ng... Baliw ka. Okay lang naman yun dito sa side ng Alliance kasi cooldown din naman yung Rolling Thunder eh. Same cooldown lang naman yan or almost same cooldown lang naman yan dito sa BKB ni Lip. Then pwede pa rin, ang maganda rin, pwede pa rin nila i-take dito yung baba. Plus, may Aegis advantage nga sila as patuloy na sarabi ko. Tignan natin, may nahuli sa top. Ay wala, kumulit lang ng ano. Then yung Static Storm niya sarili niya plus TP out. And wala rin naman pang-answer ng TP dito yung isang Bloodseeker because he's going for the Butterfly. Butterfly is a good one. Wait! Uy! Napakaraming nanakaw na agility na to ni Nico Baby na bash pa nga pero uy, magkoconnect naman yung Ghost Ship sa dalawa as he's rounded. And Ori is dead. Nico Baby wants to go for more. He gets searched. Here comes the first hit back. Hindi ba dito wala ng time out. And Nico Baby with a noble kill. Pero here comes the car base. That setup is there. And one by one, BG Gaming is losing their lives. And the vacuum. Hindi na nakagalaw. Ito si Bangalier. Mukhang magwawala dito. Kailangan na, no? Kailangan dito ng video na hintay mag-expire yung Aegis dito ni Serp kasi di nila malalabanan to ng man eh nang may Aegis eh meron pa yung Iron Shell so it provides plus 350 health katulad yan ang sinabi mo kanina and ngayon medyo makurat-kurat na siya plus meron pa siya dyang pera agility 11 din yan yeah ano rin yan isang Blitz of Clarity rin yan yung 11 permanent agi na yan libreng 1,000 yan kumbaga. Pero Alliance dito, pwede na nilang kunin yung Outer Towers ng BG. Tapos pwede na rin sila mag-adapt ng Rosat. Yep, at saka... Pag eto si Slurk, nakakuha... Uy, yun, nakakuha na yata ng Abyssal Blade. Or hindi pa naman. He's gonna go for... The Linkin Spear pa lang talaga hindi siya ma-rapture at makagalaw siya every team fight. Oh, pero ayan, Disruptor dito. Hintay na lang siguro dito ng Alliance yung ano, yung algorithms ni Disruptor para once na may makulong siya ng Static Storm eh wala na talaga parang AoE Doom na yung magiging skill dito ni Disruptor. Mhm. Tama ka diyan, pero malapit na din si Bloodseeker sa kanyang Butterfly, pero Nico Baby still finding a target. And together with the handscan and maiispatan yata nila si Old Eleven. At nakulagot pero na-use scepter siya dito. Pero FNG, hindi siya naglatak na kanyang ultimate. Pero Puyoyo naman dito, Leap gets ruptured. Pero nandun yung sustain Nico Baby inside the base of BG Gaming. Grabe nga yun. Nagwawala si Nico Baby dito. Mukhang may chance sila maka-asi dito sa BG. Malinaw. Mabilis ang ginagawa rito ng Alliance sa pag-pick up sa mga heroes dito ng BG. Ito, si Ori, oh. Ang tanong, ano? Consistent ba to? Tingnan natin. Pag ito nag-choke, awit talaga. Pero tingnan natin, map control naman dito nasa side ng Alliance. Meron naman din silang mga vision kahit paano, pero ito. May smoke play dito ang BG. Gusto nilang bumawi. Gusto nilang marigin dito kahit yung basement lang nila. Ang tanong, may maihuli ba sila? Too bad walang mahuhuli dito yung BG. Tsaka ang kukunat na din kasi ng heroes ng Alliance eh. Imagine who would you kill if there's a Razor, Slark, and Darkseer. Maganda, sobrang ang kukunat ng mga cores nila. Maganda siguro ginawa nilang ano to.
nag-adjust na lang nila yung Bloodseeker, yung Bangolier. Tapos ginawa nilang complete yung Bloodseeker, pero wait. Nigo baby, palag-palag na to, pero oy, Disruptor's ultimate BKB will be pumped by Nigo baby and Boyoyo dito mamamatay. Tingnan natin on the back lines, all the 11 still with his ultimate, pero PYW nag-glimpse back, pero he does have the spider legs. As he goes up onto the high ground, pero Phoenix Egg, FNG trying to hit it, pero mamamatay yata dito si S4, masyado na malami. He's under tier 3 tower. There's still tier 2 Alliance. Anong nangyari? Pero palag-palag pa rin, oh. Masyadong greedy na yung Alliance dito. Masyado na sila Gina J. Pero good pa rin naman yung nangyari na yun sa side ng Alliance dahil nakuha nila dito yung carry ng BJ. Ito na yung sinasabi ko, eh. Hindi talaga believer ng Bloodseeker kasi nahihirapan siya ngayon. Walang kaya makapag 1v1 dito sa isang Stark. Yung maganda pa rin sa side ng Alliance, nahuhuli nila yung Bloodseeker ng Static Storm dito ni Disruptor. May Aghanims na yun. Hindi na makakapag-BKB rito si Bloodseeker. So Bloodseeker, free food siya dito o free target siya dito para sa isang Stark. Ang bilis din ng pera ng Disruptor. Kung tutusin, maybe because may mga kills din siya and at the same time yung participation niya skill is there. Kaya, oh no, DY dito, he gets caught again by Hansken. Sobrang annoying ng oo. Pero ayun pala, nakita ko lang pala kanina sa isang stream mo ang 0-2 yung ano, yung Neon against LGD. That's yeah. Bad para sa Neon. Oh my god. Kailangan nilang bumawi bukas. Pero ito, back tayo sa ating game. 32 minutes into our game mga sir, 17-24 yung score natin and may 14k network lead dito yung Alliance. Ang maganda naman dito sa Alliance, hindi sila nag-joke, pero Blink Dagger, nasetapan, Bangolier, nakapag-dagger out, the Matrix by Old 11, hindi pa kumukubas. Nakapag-Ultra Instinct dito yung Kuya mo, Bangolier, with the Tuel Scepter plus Swashbuckle Dagger. I never thought na he would survive. Ako rin, kala ko, ang ano ko dun, hindi na siya makakapag-Tuel Scepter. Pero wala, alam niyo na, the auto spam. Pero baby. Gulong? Oy, gulong on Razor. Razor dito makakabala. Makakagalaw nga ba? Meron siya BKB pero hindi na nakagalaw. Together we dance, Ken and Oh Knows Alliance. Dito kakapag pa ba? Yung BG Gaming pero Nico baby. Oh, the vacuum! Onto the Static Storm! Tingnan natin mamamatay yung Phoenix Egg and Old 11. This time we won't survive. Together with Boyoyo, PYW, hindi na yung fail. Pero Ori with that BKB and TP out, PYW dito na yung kanyang spider legs and that was a really good setup by Team Alliance with their backing. Ang ganda nung setup na yun and ayun yung dahilan kung baka na Team YFDT and BG Gaming. So Alliance dito kahit na naunahan sila dito ng BG Gaming and na-turn na lang yun with that setup ng kuya mo S4 Grover. Pang ano yun ah, pang highlights ng game yung nangyari na yun ah. Yup, same moves with game number 1. Ganun din yung ginawa ng Beach Gaming sa Alliance eh. Parang binalik lang nila. Ang maganda lang dito sa side ng Alliance, nakapag-pre-hit talaga si Nico Bibi. Tapos wala silang magawa inside that Static Storm kasi agad yung server build dito sa Disruptor. Sa Team Liquid pala yun. Liquid yun yung may vacuum onto the golem sila. Ah, oo. Oh. Oh. Yung nato-zero sila dito ng nato-zero yung BG ng Liquid, pero ito first set of barracks nakuha na rito ng Alliance and this is gonna be the second one pero mukhang babasagin lang nila yung tier 1 tier 3 middle tower dito and mukhang mag-out na sila. Pwede lumaban, may BKB ha, pero BKB will be popped by Nico baby, kailangan niya na mag-out but the bash papalag naman eh, makikipagsuntukan naman po eh, grabe. Sinuntok yung gulong. Pero yun mga sir, hinto talaga yung gulong niya. Naka-BKB rin kasi si Slug that time. Pero goods na nga. And Alliance dito, pwede na nila abangan yung Roshan. And speaking of Roshan, he will be up in a second. And ayan na. Roshan is up, Roshan is up dito. And pwede na kunin ng Alliance. Pero ayan, meron ng double damage si Slark. So, yeah. Pwede na lang mabilisang kunin etong si Roshan. And I think BG Gaming won't contest this one. Or maybe not. Maybe yes. Tingnan natin. May hirapan din sila kung sakaling contest nila. Magugulat sila may double damage dito yung isang start.
And may Abyssal Blade na rin siya dito ah. So bilang? Strike dito, mahirap na siyang patayin. Tapos may Lingon Spear pa, oh my god. Tiebreaker po ba yung Alliance versus Neon? Actually, hindi pa tapos yung ating group stage, guys. This is the first day. Uh-huh. So, meron pang second day bukas. Meron pang second day pa. So, tingnan natin kung magta-tiebreaker nga ba yung Alliance versus Neon. It really depends on how they will perform tomorrow. Pero Nico Baby naunahan dito. Pero meron siyang Ages of the Immortal. And Nico Baby is able to dark power. Laban-laban na. The Bash, the Abyssal Blade. Oh, all the 11. Mabubuhay po nga ba siya dito? All the 11, the Leash. And he's dead for 7 seconds. Without a buyback. Pero tingnan mo to, Nico Baby nilalakad lang yung Rapture. Pero Nico Baby, Nico Baby. And yes, sir, this time he will fall. Pero, uy, tingnan natin. Anong gagawin niya? Here comes a pounce. Gleams back on po Yoyo plus the Impale and that Static Storm on the team together with the vacuum again and again. Alliance will win the team fight. TYW naman dito gets the Carapace pero Link is just playing around the replica and Alliance makakaisa ata dito sa VG Gaming and TYW. Oh, Nico Baby kung mapasok pa with the Shadow Dance and Nico Baby napakadaming agi niyan. And out na lang dito, 4-man down PG Gaming dito will call GGWP. Ang ganda nung last game natin for this match ah. Nag-step up talaga dito si S4 and si FNG with that combo na Static Storm, Kinetic Field plus the Vacuum into the Wall dito ng Alliance. Sobrang ganda at sobrang smooth ang pagkakakombo nila dito. Okay sana yung ginawa ng Bitchy dun eh. Napatay nila yung Stark kaso si Bloodseeker that time bago mamatay dito isang Stark ginamit niya na yung kanyang BKB. So after nun, wala na silang nagawa rito. Nasetaban pa sila ng wombo combo rito ng Alliance and that cost the game. Pero good news ito para sa Alliance, naka-assi sila kahit paano. Oo, kasi syempre, imagine mo, one step ka na lang for the playoffs. You just need to win games para talaga makapasok ka kahit lower bracket man lang. Oo, kasi kahit sabihin mo lower bracket ka, playoffs pa rin yun eh. May chance ka pa rin makabalik ng makahapak ng championship. I mean, makakuha ng championship, di ba? Like, Miracle-like Liquid noong 2017. Galing silang lower bracket ng TI pero napanalo nila yung TI. Ganun lang yun, kaya huwag niya mamalitin yung playoffs. Pero again mga sir, that's our series. 1-1 yung naging score natin at kami ang inyong naging shotcaster. Ako po Sir Mike together with Ate Mo KJ. Yup, and that would be our last game for today that will be casted by me and Sir Mike. So, kita kits tomorrow for a lot of exciting games once again. So, shout out muna sa sponsors natin before going out. Thank you, PNXBet. Alam nyo na, PNXBet, here's our code, Lupon WXC. At saka, of course, Predator, Steel Series, Enervon Active, and Wendy's. Bye-bye.